Sa ngayon, natumanggi na si Chris Paul sa kanyang player option sa Phoenix Suns. Pupwede na nga siyang pumunta sa ibang team o maging sa Lakers man. Kahit na nanggaling man sa mga NBA insider na itong si Chris Paul ay babalik pa rin sa Phoenix Suns. Hanggang walang pirmahan na nagaganap dito sa pagitan ng Phoenix Suns at ni Chris Paul, hindi pa nga tayo sigurado kung ito ba ay babalik doon sa Phoenix Suns. May mga rumors sa ngayon na pupunta itong si Chris Paul sa Lakers. Bago pa nangyari ang pagpunta ni Russell Westbrook sa Lakers, matunog na nga ang Lakers kay Chris Paul. At kaya sa ngayon, marami talaga dito ang nakabantay sa kanila dahil mayroong posibilidad na pupunta itong si Chris Paul doon sa Lakers. Kumbaga mga sir, hindi na pera ang pinag-uusapan dito. Kumbaga championship na ang pinag-uusapan dito. At sa ating nakarang balita patungkol naman kay DeMar DeRozan, maging siya man ay walang pakialam sa pera, basta lang magkaroon siya ng kampiyonato, ay okay na sa kanya. At kaya sa ngayon naman, patungkol naman kay Chris Paul mga sir, ganoon rin nga ang mga espekulasyon ng mga eksperto. Baka bukas o bukas makalawa, tayo ay mabibigla na si Chris Paul ay pupunta na lamang sa Lakers. Kung saan sa picture na ito mga sir ay kitang-kita nga itong sina Chris Paul at Russell Westbrook na magkasama. At baka malay natin, nag-usap silang dalawa. Tulad ng ginawa nila LeBron, Westbrook at Davis na sila ay nagpulong talaga sa bahay ni LeBron. At sa mga sumunod na araw, pumunta na siya sa Lakers. At kaya maging sa ngayon man, habang hindi pumipirma ng kontrata si Chris Paul sa Phoenix Suns, mayroong posibilidad na pupunta ito sa Lakers mga sir. Para mismo sa mga manalaro, walang silbi kung gaano ka kagaling, kung ano yung ginawa mo sa liga, pero sa bandang huli pag ikaw ay nagretiro na at wala kang championship o hindi ka man lang nagkaroon ng kampiyonato, baliwala pa rin ang lahat. At kaya sa ngayon, yun mismo ang habol nila, si Russell Westbrook, DeMar DeRozan at pati na si CP3, na bago sila magretiro, magkaroon man lang sila ng isang kampiyonato. Pero may mga balita nga ding lumalabas na baka maparusahan dito ang Lakers sa kanilang ginawa, na yung nga bago nangyari ang trade ay mayroong naganap na pagpupulong sa bahay mismo ni LeBron, kung saan doon mismo pinag-usapan ng tatlong ito ang kanilang plano. At pwede ngayon parusahan ng NBA under sa anti-tampering law ng liga, kung saan layunin mismo ng anti-tampering law ng NBA na ipagbawal yung mga pagre-recruit ng mga manalaro sa kapwa nila manalaro. At kaya patungkol sa ginawa ni LeBron, pinaimbestigahan na ng NBA yon. At samantala, Lakers interesado naman kay Victor Oladipo ng Miami Heat, kung saan handa mismong bigyan ng Lakers itong si Victor Oladipo ng isang 1-year minimum deal upang makasama siya doon. And once again, ang pain dito ng Lakers, instant championship. At yun nga, dahil sa presensya ni Russell Westbrook sa Lakers, marami ng mga free agent ang nagkakaroon ng interest na sumali sa kanila. At overall mga sir, Chris Paul sa Lakers, may chance pa. Malaki ang posibilidad. At maging si Victor Oladipo. At samantala sa ibang balita, Joe Lacob may mensahe sa mga fans ng Warriors dahil di muna'y maraming nagalit sa kanila sa hindi nila pag-trade. At kaya para mismo kay Joe Lacob, pupwede naman daw na mag-trade sila. Pero ang trade na iyon, yun yung pinakamalaking trade na mangyayari sa buong kasaysayan ng Golden State. At posibleng mawala sina Draymond Green at Klay Thompson kung pag-uusapan yung malaking trade na iyon. Para mismo kay Joe Lacob, ayaw niyang kumuha ng ibang star dahil gusto niya ang kanyang mga superstar, Stephen Curry, Thompson, Green. Kung sakaling gagawa ng trade ang Warriors, maraming mawawala sa kanila, pati na ang future dito ng Warriors. Mawawala sina James Wiseman, ang kanilang dalawang pick, at kaya para mismo sa kanya, hindi sila mag-trade. At sila nga ay magpo-focus sa mga free agent. Para mismo kay Joe Lacob, busy-busy man nga ang ibang team sa paghahakot, naka-focus sila sa mga magagaling na mga veterano. Pero kung pag-uusapan naman ang sa kanila, mayroon na silang Draymond Green, mayroon na silang Klay Thompson, Stephen Curry at Andrew Wiggins. At sa mga bata, mayroon silang Jonathan Kuminga, James Wiseman, Moses Moody at pati na si Jordan Poole. Overall mga sir, para mismo kay Joe Lacob, ayaw niyang mawala ang kanyang mga superstar. At bago tayo magtapos, shoutout muna kay Mark Darwin Guillermo from Vegan City. Para sa mga fast break balita, tumutok lang palagi. And as always, thank you for watching. Peace out.